thoughts, Carlos? To Korea na. Paano na ang Creamline? Mailin pa at gusto rin mag-import sa Korea? Pero again, kabilasok na mutang mag-subscribe, click ang notification bell para update kayo dito sa ating channel. Isang nakakagulat na balita nga ang lumabas itong weekend kung saan tampok ang ating mga kababayan na sina Tots, Carlos at Mailin Paat. Pinost kasi ng isang ASEAN volleyball page na ASEAN Volley Gossip na di umano nakatakdang sumali sa tryouts ng Korean V-League sina Carlos at Paat. Gumulantang ito sa mga Filipino fans, lalo na sa mga umiidolo sa kanila. Sila umano ay nag-submit ng kanilang applications upang makadalo sa tryout sa Korea para sa 2024 to 2025 season ito. Matatanda ang patapos na ang Kovo League this season, kaya naman preparing na mga teams sa paghahanap ng new set of imports nito, at sa Korea nga, brand na nila ang mag-conduct ng pa-tryouts na halos sila lamang gumagawa ng ganitong proseso sa mga nais nilang makuning imports. As of the writing, wala pang kumpirmasyon mula sa kampo ni Napat at Carlos ang balitang ito. Pero kung sakali, gugulantangin ito ang volleyball community, lalo na ang postura ng mga PVL teams. Imagine kung matuloy si Napat at Tots, mawawala ng liga ng dalawang superstar opposite spikers nang magkakaroon ng epekto sa kanilang mga teams at sa mismong kompetisyon. Although, tryouts pa lang naman ito kung saan posibleng makuha sila o hindi, depende sa ganda ng kanilang ipapakitang performance. Pero hindi na bago sa Korea ang mga Pinoys, dahil alam natin na galing na rito si MJ Phillips, Iris Dolinada at Mark Espejo, kung saan masasabi na tila nagpapakitang interest talaga ang mga Koreans sa pagkuha ng Pinoy talents. Mahirap pero hindi imposible para kina Tots at Paat na makapasok sa Korean League, isang Asian slot lamang ang nakatala per team sa mga kukunin nitong imports, kaya talagang kailangang makipagbakbakan ng dalawa sa tryouts kung sakali. Pero magkakaroon nga ito ng epekto sa mga teams nila, lalo na para sa Creamline Cool Smashers at kay Tots Carlos. Hindi naman kailan na si Carlos ang number 1 and most consistent player ng Creamline ngayon. At sa panahon na mawala siya, napakalaking kabawasan nito sa Cool Smashers lineup. Although kung titignan, nasasalamin nito na ibang level ang Cool Smashers at kayang sumabay sa international competitions. Imagine, si Carlos na ang magiging fourth Creamline player na magi-import abroad if ever, after Aliza Valdez and Sed Domingo in Thailand and Gia De Guzman in Japan. Pero kung mapapansin, sa pagtagal ng panahon ay unti-unti na rin talagang kumukupas ang Cool Smashers, lalo pa kung matuloy ang pag-alis ni Carlos. Medyo mas magiging mababaw ang lineup ng Creamline at kailangan nilang umasa kay Michelle Gumabaw upang punan ng pwesto ni Carlos. Again, hindi na bumabata ang kupa ng ito, at ngayon na mawawalan pa sila ng supposedly isang player na nasa peak ng karir niya, mas mag-depreciate ang nasabing team. Given kung matuloy pa ang nasabing draft, aba malilimitahan pa ang kapasidad nila na makakuha ng mga batang players mula sa UAP ranks. Pero bilang Pilipino, nakaka-proud na unti-unti na talagang napapansin ang talentong Pinoy sa international stage, at walang duda na kaya nilang sumabay dyan. Halimbawa na lang si Indonesian star Megawati, na noon tila nakakatanggap ng diskriminasyon sa Korea. Pero imagine, minamamaw niya ngayon ni Mega ang Korean League, kaya hindi na issue ang height o size dito. Pahusaya na ito kung sino ang tunay na magaling. Again, maghintay tayo ng confirmation dito, pero we will hope for the best for Tots Carlos and Mama P, Mailin Paat. So do not forget to support this channel, please subscribe, notification bell to update on my coming videos.